What is up mga bay? Welcome to our YouTube channel. At ngayong araw ay gagawa tayo ng isang haircut tutorial, no? Para sa mga beginners, yung mga nagsisimula pa lang matutong magupit. At sa mga bago pa lang sa channel natin ay huwag kalimutang mag-subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa nating mga videos mga bay. Ayos ba? Okay, so dito sinimulan na nating mag-create ng section sa buhok ng ating customer. So sa napapansin nyo, yung buhok ng ating customer ay medyo makulot. Okay, so yung dating gupit ng ating customer mga bay is usually taper fade. So sa customer ay gusto niya ng bagong gupit na babagay sa kanya. Nice. Tapusin niyo na lang yung video at kayo na yung bahalang humusga. Okay? Let's go! So sa part na to mga bay ay sinimulan na natin yung pagbabawas ng buhok. Wow! Gamit ang ating number 2 guard ng ating clipper. What? Dahan-dahang paghagod lang, no? Slowly but surely. So shout out nga pala sa ating kasama sa ating munting barbershop, si paring Jelwell de Guzman. Paldo yan araw-araw, no? So, wow! Jelwell. So fast forward natin para rekta na sa susunod nating step mga bay, no? So shoutout nga pala sa ating kaibigan na si Boss Luak, no? Famous lang sa Facebook. Nagbebenta pala siya ng mga baggy pants, no? Mga thrifted pants, mga ukay. At mura lang yung bentahan niya mga bay. So, you can check his Facebook account at Luak. Si Boss Luak. Life of a king, sabi nga niya. So, balik tayo mga bay, no? So, dito sa part na to, gumawa na tayo ng guideline with the zero gap close, no? Ng ating clipper. So, wala tayong gamit na guard. Yan. Okay? So, at fast forward natin ulit. At kayo na yung bahalang mag-observe mga bay. Okay? Okay. So pagkatapos natin gumawa ng guideline, linisin na natin yung ilalim na part, no? Yeah! Gamit ng ating hair detailer or hair trimmer, dahan-dahan nating kunin yung mga excess na buhok sa ilalim. So nice. Ganyan lang. Dahan-dahan lang sa paggamit ng trimmer kasi merong ibang mga customer na may mga butlig-butlig. What? Mga ulo, no? So, medyo rough yung kanilang ulo. So, posibleng or may tendency masagi natin yung mga bukol-bukol na yon. At masakit yon para sa ating customer. So, tandaan natin na importante yung quality na ma-experience ng ating customer. Kasi syempre, yun yung nagiging dahilan at kabasihan kung babalik pa ba sila sa iyo para magpagupit, mga bay. So, dito sa part na to, mga bay, ay sinimula na nating i-blend yung guideline natin tsaka sa ibabaw na part ng ating or sa ibabaw na part ng buhok ng ating customer. So gamit niya natin diyan is 0.5 na guard, no? Wow. So observe niyo lang mga bay yung ginagawa kong paghagod. So ganun pa rin, dahan-dahan, siguro mga half inch yung pagitan ng mula sa ating guideline tsaka ng ating guideline ulit. Syempre, gumagawa rin tayo ng guideline gamit yung iba't ibang klase ng guard. So, fast forward natin mga bay.
At dito pala sa part na to is gumamit tayo ng number 1 guard para i-connect yung guideline mula sa 0.5 na guard hanggang doon sa number 2 natin na guard, mga bay. Okay, so ginagawa natin is in between. Okay? Okay. Lintik na manok, you know. So, sa napapansin yung mga bay is unti-unti na nating nakikita yung shadow na hinahanap natin pag tayo ay gumugupit, mga bay, no? Sa ganyang resulta is masasabi natin na ayos na yung gupit natin at masasabi nating malinis. So, konting linis pa rin kasi kailangan nating patayin yung mga dark spots na nakikita natin sa buhok ng ating customer. So, ang ginawa ko dyan, mga bay, is linaro-laro ko lang yung ating clipper. Gamit natin ng 0.5 na guard. Ibang 0.5 na guard yung gamit ko dyan, mga bay. Yun yung makapal. Kasi meron kasi akong dalawang klase ng 0.5, no? So merong 0.5 na yung kasama ng ating clipper sa mula doon sa pagbili natin, at meron din akong 0.5 na guard na pinanipisan ko pa ng konti, no, para mas manipis yung kain nito sa ating or sa buhok ng ating customer, mga bay. So fast forward natin. Wait for it. Here it comes. Almost there. So, dito sa part, mga bay, kung napapansin nyo, may mga natitirang dark spots, no? Konting dark spots mula dun sa ginawa nating guideline kanina, from 0 hanggang sa 0.5 na guard. So, ang gagawin natin dyan is kukunin natin yung dark spots na yan gamit ang ating zero guard open, at laro-laruin nyo lang yung clipper nyo, mga bay, hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong shadow. Okay? So, fast forward natin, mga bay, no? So, pagkatapos nyan, after nyong linisin or after nyong malinis yung ilalim ng part, gumamit tayo ng thinning scissor, mga bay. Okay, so, bawasan natin gamit ng ating thinning scissor, bawasan natin yung middle part ng buhok ng ating customer. Okay? So, after nyan, mga bay, gumamit tayo ng tinatawag nilang clipper overcomb, no? So, gawin nyo dyan is always naka 90 degrees yung ating suklay para maiwasan natin yung sobrang pagka bilog ng shape ng buhok ng ating customer. So, tandaan nyo, mga bay, 90 degrees yung dapat na form ng ating supply. Okay?
Next step mga bay, gumamit tayo ng gunting para kunin yung mga excess na buhok mula sa gilid ng ating or mula sa gilid na buhok ng ating customer. At malapit nang matapos ang tutorial na to mga bay. At ulit, huwag kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga future na videos natin mga bay. Yun. So, sa part na yan, gumagawa na tayo ng ahit sa gilid, no? Para magmukhang crispy yung gupit ng ating customer. So, yan yung basic na kailangan nyong matutunan kapag gusto nyong matutong magupit, no? Yung pag-aahit ng buhok. Yun, so last part nga pala ng video na to is gumamit tayo ng shaver, no? So hindi naman necessary na kailangan nyo talaga ng shaver if nagsisimula pa lang kayong matutong magupit, kasi malinis namang tingnan yung detailer pa lang yung gamit nyo. So pag may budget na, pwede kayong bumili ng mga mamahaling mga gamit gaya ng shaver para mas lalo pang magmukhang pulido yung mga gupit nyo. Okay? So, yung itaas pala na bahagi ng ating or ng buhok ng ating customer mga bay is hindi niya na pababawasan. So, siguro ito na yung last part ng ating video. At heto na nga yung finish product ng ating paggugupit mga bay, no? So maraming salamat sa panonood at sana mayroon kayong natutunan mula sa video na to. At kung meron kayong mga katanungan, feel free to message me sa ating mga social media accounts, sa mga merong gustong i-recommend na gupit. Feel free to comment down below your suggestions or any comments mula sa ating gupit. At hanggang sa susunod mga bay, see you on my next vlog.